Sa mga batang 90s dyan, bago pa ang Carmageddon at Mad Max, meron tayong OG, ang Twisted Metal. Naalala ko pang game na ito, sobrang nakakatawang laruin. Basta ito sa mabentang laro na nilalaro ng mga bata sa mga arcade shops. At panigurado ang mga batang 90s na nakalaro ng Twisted Metal ay maaalala na ang larong ito ay isang napakagandang laro. Ang gameplay characteristics nito ay napakaganda at dahil sa sobrang sikat nito noong panahon na yon, nagkaroon pa ito ng 3 sequels. Ang sales nito ay nag-boom. Now we enter 2021. Nasaan na nga bang Twisted Metal? Bakit parang bigla na lamang itong nawala? Ano nga bang nangyari sa isang iconic game na ito? Para mas madali, hindi natin pag-uusapan ang mga PS1 titles. Bagkus ang titignan natin ay kung anong nangyari matapos ang release nito. Kasi alam na nga natin na nag-boom sa PS1. Ang PS2 noon ay sikat at mas naging popular dahil nga mas malaking upgrade ito in terms of graphics at gaming. So paano nga ba bumagsak ang Twisted Metal? Let's go back in time. Balikan natin ang taong 2001. Ang Twisted Metal Black ay nirelease sa PS2. Isa itong critical success para sa Twisted Metal franchise in terms of sales. Ang Twisted Metal Black ay isang totoong next generation sequel para sa franchise. When I say totoong next generation sequel, I mean ang laki ng pinagbago ng larong ito. Dumami ang gameplay, nagkaroon ng ibang features, at itong kauna-unahang pagkakataon na nagkaroon ng online play ang nasabing franchise. Dahil nga sa naging popular na ang laro, gusto nilang itry ang ibang gameplay. At sa case na ito, nirelease nila ang Twisted Metal Brawl. Ito ay base sa RC cars na nakatarget naman para sa mga maliliit na bata para na rin dumami ang kanilang fanbase. Gayunpaman, ito na ang naging simula ng pagbagsak ng Twisted Metal. Hindi ito naging success. Sa katunayan, ang mga gaming press ay kinover din ito na isang maling move ng nasabing franchise. So, from PS1 na sikat na halos tatlong sequel na talaga nag-boom ang sales, we enter PS2. Nagkaroon ng boom once Twisted Metal Black. Pero sa small ay parang bumagsak na bigla ang sales. Pag-usapan naman natin ang PSP o ang portable handheld na nirelease ng PlayStation. Noong 2005, nirelease ang PSP. Being Sony, gusto nila na malalaking titles ang isabay dito. Siyempre ang Twisted Metal ay isa sa mga original franchise at gusto nilang subukan muli kung magbo-boom ito sa PSP. Nilabas ng Sony ang Twisted Metal head-on. Inaakala ng kumpanya na ito ang magtatayo muli sa bandera ng Twisted Metal franchise. Pero nagkamali sila. Marahil ay dahil na din sa ang Twisted Metal head-on ay parang pinaghalong Twisted Metal Small Brawl at ang classic titles nito. To put it simply, walang new content, walang upgrade. Parang nirefurbish lang ang Twisted Metal. Parang may masabing meron lang itong i-release sa handheld console. Pero ako, opinion ko lang, kung pinort nila noon ay ang Twisted Metal Black, tapos nilagyan nila ng online play, malamang sa malamang medyo tumaas pa ang sales nila. Meron naman bagong feature ang Twisted Metal head-on. Kaya lang hindi siya yung ine-expect mong parang bagong laro. Dahil ang most part dito ay parang kinopya lamang sa existing Twisted Metal game. Walang bago in terms of franchise as a whole. Bukod pa dito, wala nang sumunod na nirelease para sa PSP Vita. Now, let's move on sa sumunod na console, ang PS3. Marami nag-aakala na isa ang Twisted Metal na i-release ng Sony noong 2007. Pero hindi. Bagkus nirelease nila ang bagong Twisted Metal para sa PS3 noong 2012, 5 years nang late. Ang Twisted Metal 2012 ay hindi rin ganun kaganda. Ang graphics ay hindi sa inaasahan ng mga gamers. Hindi rin ito dahil sa console dahil alam naman natin na magandang graphics ng PS3. Sadyang hindi na nito makuha ang groove na nakamtan nito noong PS1 era. Well, don't get me wrong sa mga nakalaro ng Twisted Metal 2012 at nalaro ko din ito. Para sa akin kasi, oo, maganda mga cinematics at mga visuals kumpara sa mga nauna, pero parang pwede pa siyang mapush sa limit. At hindi ito ginawa ng mga developer, parang ang dami pang pwedeng idagdag. Nag-expect ang mga gamers na kagaya ko na maulit ang release sa PS2, yung Twisted Metal Black, na maraming bagong features na mararamdaman mo talagang sulit na sulit ang laro na binili mo. Tapos ng larong ito, ang Twisted Metal ay hindi na muling nabuhay pa. Kumbaga, yun na siguro yung last straw ng Sony para sa franchise na ito. Kasi nga,
hindi nag-boom, so babay na. Pero meron pa nga bang pag-asa ang laro? Posible pa bang mabuhay ito? O posible pa bang magkaroon ng panibagong Twisted Metal game? Well, dalawang console kasi ang na-miss ng Twisted Metal, ang PS4 at ang PS5. Well, ang PS5 ay still ongoing pa rin naman kaya pwede pa silang mag-release. Gayun pa man, merong isang liwanag, isang maliit na liwanag na posibleng magbuhay sa franchise na ito. Meron kasing usap-usapan na magkakaroon ng Twisted Metal TV series. Hindi ko pa alam kung anong klaseng TV series ito, kung ito ba'y base sa original na laro o magbabranch out ito. Gayun pa man, isa ito sa gateway para pag-usapan muli ang laro at kung sakali man na mag-hit ito, dapat sabayin ito ng Sony para makabawi muli at mabuhay ang franchise. Gusto ko magpasalamat sa mga member ng channel na ito kana Archie Dulaire Vlog, Verhel Morata, Starsky Soraya, Jerry De Jesus, Rolando Rosales Langamin, Marlon Leguno, Arwin Santos, Black March, Arman Pili, Giancarlo Pineda, PXC Unlimited, Marwin Facundo, Leo Abarte, Hamudi Pangato, Daniel Dolezon, Lloyd, Mark Falcon, Carmel Galpo, Jose Jr. Coloma, General Asagiri Darkness, Serafin Ibayan, Marco Steph Villasorda, Jared Jeff, Mark Vicente Maglinte, Mau C, Ariel Polo Santiago Tabo, Jason Palamig, Mickey Toledo, at Armand Escorial. At maraming salamat sa pagsali muli mga Lodi. Maraming salamat ka na Bat Naman, JR Dadizon, Raquel Ignacio at kay Hiki Chiki. Napakalaking tulong po ng pagpamember ninyo dito sa channel. At sana po ay nagugustuhan ninyo ang member-only content natin. Muli, maraming salamat po. Shoutout ka na Harley Williams, Rachel Achico, Edward Rezano, Jar Lego at kay Kilan Hayes YouTube channel. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta.